So ayan, tatahi na natin, no? So ito in-edging ko. Ang pag-edging, hindi dito magmumula, ha? Kundi dito. Yan. Edging. So edging mo siya. Katapos, tsaka ito ang kakabitan. So ito muna ikabit mo, ito muna ang edgingan. Yan. So tahi, para matibay, tinatahi ko yan. Tatahiin ko muna. Na-edging ko na siya. So ang edging mula sa taas, dito sa mula dito papunta sa taas. So ayan. Ganun din ang pasada. Yan. Tapos na, so ang susunod ay i-edging uli ito. Ito na yung pundiyo, i-edging yan pagkakabitin na yan. Buong edging. So na-edging na siya. Papasadahan uli. Ito para matibay siya. Kapag ka naman hindi siya straight sa butang tela, iba naman ang klase pag iba naman pagtahi. Ito ay pagtahi lang nang stretch ang tela. So, one of these days, ano din ako. So, ayan na siya. So, lagay na tayo ng garter. So, ito yung garter. Pasadahanan dito. Tapos saka natin lalagay dyan. So ito i-divide natin sa apat. Yan, lagyan natin ng tanda. Tapos, tanda. Ayan. Saka natin itahi. Ganyan, tatay natin. So, i-kuha natin ng half inch. Yan. Tapos tahiin. Thank you.
Tapos ito naman, dito rin natin tahiin yan. Salipikitin natin. Kunting tailan lang, kumapit lang siya para pagka ipinold natin. Susunod siya pagka itinupi natin. Ayan. Tapos yan. Dito naman. Bakit ko ito kinukuha ng video? Para yung gustong first time na paano manahi pag nalagay ng garter o pag i-edging o pag kakabit. So, ang una mo lang kakabit ay kabilang side. Magkabilang side. Magkabilang git, inside yung ano, kabilang inseam. Ayan. So, katapos, igaganyan natin. Ayan. Tapos, itutupi. Ayan. Ganyan. Tapos saka natin pasadahan. So, magpapalit ako ng ito, mas maganda ito kaysa dito sa aking nabiling ito. Yung isang ganito na biak yan, naputol. So mas maganda ito kaysa dito. Maraming klase kung paano magtahi ng shorts. Maraming paraan. So, manood lang kayo ng manood dyan. Para kung alin na mas madali sa inyo, yun ang gawin nyo. Diba? Marami ding turo sa kung ano-ano. Kung alin ang gamay nyo, kung alin kayo doon ano. So, yun ang gawin nyo. So, igaganyan mo siya. Yan. Kasi ganyan. And then, tahi. Kapit yun. Ay. So, ayan siya. So, igaganyan mo siya para sumunod dyan. Ayan. Ayan. Pwede din na ating i-edging para hindi masyado makapal-balki ang ito. So, i-edging natin para hindi tupi. Ito igagawin natin sa cotton, pero sa stretch parang bulky siya. So, tasasin natin. Kapag edging, ang gagawin natin, kanina ganyan natin, ano, ngayon gagawin natin, igaganyan natin siya. Ayan. Dito ang pasada. Ayan, pasada dyan. Thank you.
para lang kumapit siya at hindi siya gumalaw kapag ka-inaging natin. So, itahin mo apat na ganyan. So, na-aging na. Hindi ko na pakita ang aging. So, yan. Na-aging pa ganyan. And then, sa kuko siya, ipasada sa cover stitch machine. O, yan. Gaganyan. Katapos, papasadahan dito sa ibabaw sa cover stitch machine. And then, ang nilayan, ganun din. Ayan. So, ayan siya. Pinasadahan ko sa cover stitch o sa piping machine para malinis. Ayan. Ayan. Ang nilayan din, ganun din. So, ayan. Tapos na siya. So, mas madali manahi kung halimbawa ay stretch ang tela, pero ang medyo may trabaho ay yung pag-cotton na, kasi i-doble pasada mo na siya. Ito aging lang at saka pasada, okay na. O, ayan, diba? So, ganito na lang. So, abang-abang lang kayo sa aking mga tutorial pag ako'y makakuha ng video ng aking pananahi. Akong ginagawang meron ako isang channel, so lagay ko dyan sa description box yung mga channels ko. So yung isa naman ay bago ko palang matagal na yun, pero ngayon ko lang siya uploadan ng mga for beginners na mga pattern tutorials. So ayan, hanggang dito na lang. Bye for now. God bless everyone. Have a good day.